Oh, kung magre-recession na, mag-global no? recession daw. Kasi maraming mga nananakot. Nananakot parang Halloween. Oo, mga... Well, ako naman lagi kong sinasabi. Sandali lang, may dumadaan na ng motor. Hi! Happy New Year! Happy New Year! And welcome sa ating first episode for 2020. Na ano ba? Kailan bang end ng decade? 2019 o 2020? Well, after ng aking masusing pag-research, sa December 31, 2020 daw ang end ng decade. Oh, okay. Kasi wala daw year zero. Ah, really? Oo, year one kaagad. Okay, sige. But in any case... hindi man natin kailangan maging super technical sa ganyan. Oo, ako nga, nag-top 10 post ako for the past decade. Na sinishare namin sa aming Facebook page, so, na Wealth Arky. Ay, maganda kasi yung, ano, yung even na year, di ba? So, pag 2020, parang masarap isipin na it's the start of a new decade, of another decade. Kasi the 20s, di ba? Parang ano, no? The start of the new decade. Oh, parang ikaw, no? Pinangalan ka noong 60s, di ba? Oh, ngayon, dahil start of the year 2020, I'm sure marami sa atin ng ano, no, nagtatanong, saan ba maganda mag-invest? Oo. So, for this week, we'll be talking about finance and investment outlook for the year 2020. Tingnan natin kung saan pupunta ang 2020. Because, you know guys, we all know, ang pag-invest parang ano yan eh, parang paglalayag yan ng bangka eh. Wow! Oh, di ba? Paglalayag. Ang lalim naman. You gotta know first kung saan ang ihip ng hangin. Para you should, you know, you should adjust your sales accordingly. Ah, okay. Yan, sige, tama. Maganda yung iyong... ano, metaphor. Metaphor. Sige. Okay. Tingnan natin. So, ano ba yung na-research mo na yan? We've done some research with, ano, with different multilateral organizations like IMF, the World Bank, ayan, some other investment banks as well, mga big fund managers, ayan. Ayan. And, good to say that for 2020, we are seeing a pickup in global growth. Okay, yeah. Okay. So globally muna kasi parang ano 'yan, 'di ba? Yung global yung pinakamalawak na ano na langit na kalangitan. So kumbaga 2020 we're still seeing global growth. So there's no recession as per our research na nakikita. Actually marami nagtatanong sa akin lately kung ano daw gagawin nila kasi parang may global recession daw this year ganyan ganyan. Ako sinasabi ko na there's really no one who can predict? No one talaga. Oo. Only God knows. So, ang sa akin is, it's good to be aware and updated of what's happening. But in terms of your financial strategies, ituloy mo lang siya. Oo. Amidst all the rumors. Lalo na kung long term. Oo. Diba? Lalo na kung long term. Ngayon, kung magkaroon ng actual recession, as in, recession na, according to the news. 2008, yun yan. Oh. Then, that's the time that they try to see or analyze how it will affect their investment or their portfolio. Mm-hmm. And it's the best time na tawagan nila tayo. Yes. Pero kung puro chismis pa lang ng recession, wala silang kailangang ibang gawin. No? Wala silang dapat na panic or kabahala. Basta just continue investing, yes. Di ba? Kung puro chismis pa lang. Oh, okay, so that's right. But yun nga, contrary to what you research, and surprisingly, yeah. No, yeah, global market would pick up. They're estimating between may nagsasabi ng 2.5% but as much as 3.4% ang nakikita na growth for the global market. Global economy. So US medyo babagal ng konti but it's still stable. Note to say kasi dami rin nagsasabi baka mag-recession si US but so far wala pa tayong nakikitang indicator and forecast na magre-recession si US. Yes, medyo bababa ng konting growth rate nila but it would be stable. Mm-hmm. Yeah, si China medyo on track pa rin but some other countries like India tapos some other developing markets also magpipick up sila. Mm-hmm. So kumbaga maski hihina si US, babagal yung iba magpipick up. So kumbaga para balance lang. Balance lang 3.4% for the global. So all in all medyo the sky is still blue as per forecast. Okay? So punta na tayo sa local. Okay. Yan. Okay, ito na sa local economy. Tingnan natin. Well, we're still on track.
they're still seeing around 6 to 6.2% na growth ng Philippine market 2020. This year, medyo bumagal ng konti kasi hindi na-enact ng Congress agad yung budget. Mm-hmm. So medyo nagkaroon ng lag. But sufficient is to say na for since na-enact na yung budget, okay, napasa na siya, in 2020, wala nang yung effect nila is mag-spill over. Okay? So they're still seeing mga 6.2% growth sa ating Philippine economy. Nabasa ko yung na-research mo. Malaki pa rin siya. Ang predicted na inflation is mga 3. Mga 3%. 3% lang. Oo, 3%. So very So kumbaga kung titingnan normal natin, lang, normal average. Lang within the range, hindi yung parang yung nagsi 6% inflation. Yeah. Wala na 'yon, wala na 'yon. So nag medyo nag-taper na inflation. They don't natin. See that happening. Yes. For 2020. Oo, inflation rate 'yan, magti 3.5 tapos peso dollar 52 pesos ang nakikita nila Okay. for 2020. Which is about the usual range. Yeah, so for kumbaga, the past years, it's within the band. So what does that mean para sa atin? Well, depende, siyempre kung marami kang dollars katulad mo, gusto mo na medyo lumakas ang dollar against the peso, especially yung mga OFWs saka exporters. Pero siyempre, lagi yan ika-counter ng mga ng local market na gusto nila na mababa ang US dollar against the peso. So in the end, balance lang, no? Yeah. So walang major walang major event or major factor that can cause an imbalance and cause one currency to move up, no? Or maganda, move down, no? Diba? Dapat predictable lang. And well, if global market is blue or blue skies and the Philippine market, so well, some may mga nag-forecast na for the stock market, PSCI. Mm-hmm. Well, may isa akong forecast na nakita. Ang year-end niya ng 2020, 7,181. Oo. Talaga? We ended. Yeah, they have this financial model. But this is on the low end naman. So, we ended the year na 7,800, thereabouts. So, pag 7,181, it's like bababa pa siya ng 8%. But, having said that, there are local fund managers as well na ang nakikita is we can go up to 9,000. Okay. For the year. Ayan na naman sila. 9 to 9,100. Narinig ko na last year yan, naaabot tayo ng 9,000. Pero ano bang highest ng PSCI ng 2019? Parang 8,400? Oh, mga 8.4, 8.2-ish ata, mga ganun. Tapos biglang buwaba na ayan, so that represents, no, if we ended at 7,815, that represents plus 15 or 16% potential gain pa for the year. Yes. Ayan, pero maniniwala ba tayo? Kasi naalala ko lang po guys, no. Beginning of the year, yon, ang sabi nila is at least 10% for the stock market. Okay, we began the year at we ended 2018 at 7,400. We ended 7,815. So thereabouts mga nasa 5% siya. Na nag-up. Okay, within the year umakyat yan as much as 10, 11, like 12% pero nag-settle down to 5% when they when ang forecast is 10%. Okay? So, ano bang ibig sabihin? As we always say, okay, yung mga forecast na sinasabi natin, you take them as guidance, okay, not gospel. Yeah. Yes. So, kung sino man yung mga nagpipredict ng mga mangyayari for the year, ang advice namin is, number one, i-check nyo yung mga predictions sila ng mga nakaraang taon kung gaano ka that's accurate, right, di ba? That's right. Tinan mo. Oo. So, pangalawa, yun nga, take them as guidance, which means na it's good to take note, yes, be aware. Mm-hmm. But as far as your financial strategies, investment strategies is concerned, kung ano yung na-establish mo na financial plan, yes, just stick to it. Yes. The only time na medyo babaguhin mo yon is kung meron talagang concerning na happening or a problematic na event na nangyayari. Like kunwari, major event. Oo, yeah. May isang bansa na nagkaroon ng like World War or civil, wag naman civil war, ganyan, no? I think one of the reasons why naging flat ang PSEI because of the US-China trade war. Because of the US-China trade war, tapos naapektuhan din because of yung nangyari sa Hong Kong, etc. Hindi tayo naapektuhan negatively, but it More of sentiment. Yes, the market sentiment was
negative or parang cautious, no? Mm-hmm. So yun yung sinasabi namin, guys, no? Mm-hmm. May mga predictions tayo, may mga predictions ng mga ibang financial analysts, mm-hmm. economists. It's good to be aware, mm-hmm. pero wag magpapanik, wag mag mm-hmm. wag kakabahan, just continue with what you're doing. Don't panic. We'll tell you when to panic. Yun. Oo, abangan niyo na lang yung episode na nagpapanik tayo. Pero hindi. Yun nga, no? Until mangyari siya, mm-hmm. that's the time na dun ka mag-reevaluate, mm-hmm. because right. some economic events usually nangyayari, kunwari recession, no? It lasts, gano'n ba katagal ang usual mga recession? Mga 2-3 years? 2-3 years. Actually, matagal na nga yung 2-3 years, eh. Mm-hmm. So if you're investing for the long term, you're investing for the next 10-15 years na investment horizon. Doesn't matter. It doesn't matter kung magka-recession for diba? That 2-3 years. May 18 years ka pa naman. Yes. Oh. But of course, if there's a recession, as in actual in-announce na we are on recession, or the world economy is on recession. Tapos retire ka na, tapos lahat ng pera mo. Ay, dapat hindi siguro hindi gano'n, no? Or magre-retire ka na, tapos lahat ng pera mo nasa stock market. Then, you know, it's time to... Yeah. But I think yun nga, kung nag-global recession, tapos ang prediction is it will last for 2 to 3 years. Mm. Then ang kailangan mo lang planuhin doon is yung mga investments mo na with the, mga medium term. Maapektuhan for that 2 to 3 years. Oh, right, yun. Right. Pero yung mga long term, okay lang. Wala lang. Bili lang, it's time to buy. It's a buying spree. And apart from that, no, madagdag ko lang, hindi lang yung world events. Tingnan mo din yung mga personal events na nangyayari sa life. Mm. For example, biglang plano mo, dalawang anak lang, biglang may sumulpot na pangatlo. Oo. Diba? So that would already engage you. Actually, mas malaki nga yung effect ng diba? Mga... More insurance, more investment, personal events. Fund. Yung mga personal events like may magkasakit or whatever. So tingnan mo rin yun, no? Kasi apart from the global events na wala tayong control, the personal events na may control tayo, yun yung medyo mas... ano natin, magagawa natin ng paraan with your current financial resources. Of course, we can help you with our financial consultation kapag nangyari or even if you're anticipating that. Alright. Yan. So, that's it, our 2020 outlook. Ah, Eva, mahabol ko lang pala. Oh, sige, ano? Mukhang maganda ang banking, property, and consumer sector. Banking, property, consumer sector. Kasi mababa ang inflation, so it's good for the banking sector. Okay, property as well, kasi kung mababa ang, kung medyo mag-ease ang interest rate, so ang lending mas madaling umutang. So it would be a boost for property. And of course, dahil mababa ang inflation, yung consumer mas bibili sila. Mas bibili ka ng chichirya and everything, you know. Ayan, so yun ang sisipa. Ayan, para ininom natin. Ayan. But it doesn't mean na, kumbaga for us, kung magtatanong kayo, anong magandang stock puntahan, medyo pag-usapan na lang natin in one of our financial consultation. Kasi we have to really tweak it with your financial objectives. Mm-hmm. Yan. All right. So again, that's it. And I hope you enjoyed this video. So please give it a thumbs up and share it to your friends. And please don't forget to subscribe. And see you next week. Bye-bye. Bye-bye.